Good morning, everyone. Andito tayong muli sa Terrace Garden. This time, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo makakatipid sa pagtatanim ng ating mga halaman. First po, nakita ko po sa aming paligid na maraming garapon. Marami pong bakanteng garapon na itatapon na. So, naisip ko po na taniman ng halaman. Kagaya po nito, maganda ang kanyang shape. Nakakatuwa. Ito po ay lalagyan lamang ng hindi at itatapon na po. Pero naisip ko po na gawing pagtaniman ko ng paso. Then, this time po, yung akin pong binibigha ng halaman, puro na lang ipa. Dami po ipakay sa garden soil. So, naisip ko rin po na kumuha sa labas ng aming bakod. Doon po sa may halaman ng mga puno ng saging. At maganda naman po. Napakaganda po ng kanyang lupa. Ito po siya. Black na black. Kaya lang po kasi pag ang halaman po ay tinanim sa po lahat lupa, sa bandang huli po ay nagiging matigas na parang bato. So naisipan ko rin po na gumawa ng paraan para hindi po siya titigas, parang bato. Kagaya po nito yung mga ano po ng itlog, yung shell ng itlog, dudurugin niyo po lamang kagaya niyan. Dudurugin po at pwede niyo pong ilahok sa lupa. Kagaya po niyan, inalahok po natin sa lupa. Kung medyo ano po siya, medyo dikit-dikit pa, putok. Hatiin nyo po, ganyan po. Hati-hatiin nyo po na maliliit. Ayan. Kailangan po durog. Natin yung kagaya nito na more on ipana, mga ipana po halos ang nabibiging garden soil. Konti na po yung yung soil niya, more on ipa. Yan po. Then i-mix po natin, i-mix po natin mabuti para po hindi magdidikit-dikit ang lupa sa katagalan, sa paso, ay dumidikit-dikit po ang lupa. Ayan. Then, ilagay po natin dito sa ating container na i-recycle natin. Ganyan po lamang. Kailangan po, pag mag-halo-halo kayo ng lupa, pwede rin po na may kutsara, pwede rin pong ganito. Pero, ako po, pag nagkakalo, magkukwantis na lamang po ako, then inilalagay ko po ganyan. Ayan po. Now, ito po ang aking mayana na tinanim. Pero, since maliit po yung paso niya, hindi na po siya makalaki, hindi na niya siya makalaking mabuti. So, kailangan ko po siya ilipat. Ganyan po lamang. Kasi po, yung ugat niya, puno na. Hanggang dito na po yung ugat. So, kailangan mas malaking lalagyan. So, naisip ko po ito, nagarapon,
para ang ito pong halaman na ito ay hindi maselan. Ayan. Puno na po siya ng ugat, kaya hindi na po siya lalaking mabuti. So, ilagay po natin. Ayan. Dito po, dahil sa malaki ang ilalim, at may butas-butas po siya doon sa ilalim, ilagyan ko po ng butas, eh, makakahinga na po siyang mabuti. Ayan po. Ganyan po lamang kung paano tayo magtanim ng mga halaman upang hindi po lahat ay binibili. Dahil sa panahon po ngayon, mahal na rin ang mga paso. Ayan po. Kaya, yung ating pong mga hindi na nagagamit na container, pwede na natin gawin. Pwede natin gawin paso. Mas kakapal pa po ang dahon yan dahil malaki na ang kanyang kinakataniman. So, mas gaganda po siya. Ganyan po lamang. Then, binigyan po natin ng konti. Binigyan po lamang. Ayan, di po bang ganda niya? Nakatipid tayo. Plus, yung mga atin pong itatapunan na mga container ay papakinabangan. So, diligyan lang po natin ng konti. Ayan. Dahil po sa may butas, lulusot naman po yun sa ilalim. Ayan. Ayan, yan po lamang. Di po ba? Napakaganda. Ayan po. Then, next po, kahit po ito naman, itong ganito po, oh, ito po ay mga nilalagyan ng pagkain. Pero, yung magad ko po, napakasinok. Kaya, ngayon po, napapakinabangan ito na. Ganun din po, imimix natin. Puro ipa po, halos wala na po siyang ano, ipa-ipa na lamang at wala ng garden soil. So, i-mix po natin siya. Yung pong shell ng itlog na inyong ginamit, huwag nyo na lang pong itatapon. Durugin nyo po at ihalo nyo sa soil na inyong itatanim. Ganito po lang. Ayan, ito naman po, ganyan lamang. So, ito po ang sinasabi ko sa inyo, ito po buhay na. Dito ko po sila tinatanim pagbago pa lang. Kaya lang po tumitigas. Pag purong lupa po ay tumitigas. So, kailangan po may mix na ipa or ito nga pong shell ng look, pwede na. Para hindi na po natin bibilhin lahat. Ganyan po lamang. Ayan. Mga ilang linggo lang po, kakapal na po ito. Mas sisigla po siya. Kasi nakakaluwag na po yung kanyang ugat. Ganyan po lamang. Then, bibigyan po natin. Ayan po, bibiligyan natin. Ayan. Ito rin po isa. Ito po ay garapon din po. Pinuntasan po lamang. Since ito din po ay lumalaki.
lumalaki po itong halaman na ito. Pero dahil po sa maliit ng kanyang paso, kailangan din po niya ng mas malaki. Siguro po dito na lamang. Kasi gagawin ko po itong mother plant. So, lagyan din po natin ng lupa. Ito po. Ito po, na-mix na. Kasi naglupa-lupa na nga po ito eh. Dati po, puro ipa-ipa yan. Puro ipa talaga. Ayan. Pero kailangan din po natin ng ipa. Or, yung iba po, yung buhangin ang inihahalo. Ayan po. Since ito nga po ay lumalaki ang puno, at kung matigas na po ang lupa na gusto nyong ilipad, iligan nyo po muna para po lumambot. Then, ganyan po ang magtanim, ang maglipad po. Po. Since maliit din po yung paso, ay hindi na rin po makagalaw yung kanyang ugat. Kaya kailangan din po ilipat sa malaking lalagyan. Ayan po. Ito po ay gagawin kong mother plant. Kaya dyan ko po siya ilalagay. Ayan po. Marami ng lupa. Itong lupa na kinuha namin ay galing lang po dun sa aming puno ng saging. Ayan po. So, ito na po ang aking mother plant. Ganito pong bagong lipat, huwag nyo po muna, bagong nariripat na halaman, huwag nyo po muna ilagay sa mainit. Para po, kung may nagalaw man po ugat, ay makakabawi siya agad. Yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment, share, and subscribe. God bless you! Bye!